Hi everyone! Hi my friends! Hi Kayotuber! This is Kimilora Viana. I'm back! After ng mga ilang araw na pagpahinga ko, so ito na ako. So, okay na po ako sa lahat. O diba? Thank you so much sa lahat po na tumatangkilik sa akin. Maraming salamat po. Today is Wednesday, April 21, 2021. Story time sa first yaya. Pero bago ang lahat, don't forget to subscribe my channel, mga kajay. Alright, so yun nga, naribago ako, no? Natatawa ko sa sarili ko, di ba? So di ba, ganun talaga yung parang nagpapahinga ka lang muna, di ba? Tapos yun, bigla na naman tayo haharap dito sa calm at magsalita mag-isa, di ba? Akala niyo madali gumawa ng vlog? No, hindi. Tapos, di ba? Tapos, hindi ka pa panoorin ng bongga. Kaloka kayo, no? So, dapat mga kazay, manood naman kayo. Uy! Di ba? Manood naman kayo. Di ba? Parang awan nyo naman. Charot, char. Pinapatawa ko lang yung sarili ko kasi nga medyo kabado ako pag ganito kasi nagpapahinga ako ng ilang araw is kabado ako kahit naman sa live yun, mga kazay. So, di ba? Ayun na nga. So, itong si Yaya Melody is nagtapat na talaga ito kay Glenn Acosta na gusto niya, di ba? Hindi na siya nagpa-tumpik-tumpik pa. So, ito naman si Mr. President, kasi nga siguro magaan yung loob niya dito kay Yaya Melody kasi nga naalala niya yung si Christine, yung dati niyang asawa. Kasi lahat kasi yung paano niya pinapatawa yung mga bata, paano niya iparelax itong si Glenn Acosta lalo na pag medyo atensyonado siya. Diba siya yung nagbigay ng mga ano ba, diba, bilang isang asawa at mabait na asawa itong si Christine. Kaya nga nakikita niya ito ngayon kay Yaya Melody. Kaya siguro ganun siya ka magaan nga yung loob niya. Pero darating din siguro talaga yung time na hindi lang kasi nga naano lang niya yung dati niyang asawa, kung hindi nahuhulog na talaga itong loob ng President kay Yaya Melody. So ayun na nga mga kazay, diba, nandoon sila sa Bohol. So itong si Lorraine, sinabihan niya yung mga nagbabantay doon sa swimming pool na itong yung naka-blue na girl is huwag niyong hayaan na maging masaya siya, or lagi nakabantay lang dapat yung mga mata doon, mga lifeguard na nakabantay doon. Kasi nga itong si Yaya Melody talagang pinahiya na naman itong ni Lorraine, gawa nga ng yung suot niya. Kasi yung siyempre pag nasa swimming pool tayo, di dapat is nababagay din yung suot natin. Hindi ibig sabihin na katulong ka, Yaya ka, or ang tawag sa iyo dyan is magsuot tayo, di ba? Mayroon talaga dapat tayong outfit doon sa swimming pool. Bawal kasi yung naka-short or naka-ano. So, ito kasi siya, nakasuot kasi siya ng naka-ano ba, nakapang lifeguard na suot ba? Tapos ang laki-laki pa, kasi kay Norma yun sa itong kasamahan nila. So, itong si Pipita, natatawa ko dito kay Pipita kasi sabi nga ni Pipita, dapat ganyang mga babae ang anuan mo na, kasi nga, di ba, ano itong si Pipita kay Lorraine. So, nung sinabihan siya ng babae nga doon sa, nagbabantay nga doon sa mga, ano, sa swimming pool, sinabihan siya na bawal nga daw yung suot niya na shorts, kailangan kasi naka, ano nga, naka swimsuit ka talaga. So, agad naman siya nag-isip at bumalik na dapat itong si Melody doon sa kwarto niya at kukuha nga dapat ng pera para makapagbili ng masuot niya, di ba? So agad naman ito nagpaalam si Yaya Melody kay Nina at saka doon kay Ava na siya na lang muna bahala doon sa kay Nicole, kasi nga bibili siya doon sa shop na malapit lang doon. Tapos agad naman itong sinundan ni Nina, kasi nga alam ni Nina na magbili nga yung Yaya nila ng masuot. So ayun na nga mga kajay. So ayaw pa talaga ito ni Yaya Melody kasi sabi naman ni Nina na sige kay Yaya, binira lang ako mag-offer sa'yo at yung offer ko sa'yo is mayroong pang expiration. Kaya tara na, di ba, bago pa magbago yung isip ko. Kasi makunti lang kasi itong pasensya dito ni Nina. So hindi na rin nagreklamo itong si Yaya Melody at agad naman siyang sumunod kay Nina. So dito tayo mga kazay sa kay Conrad at saka kay Yesi at saka kay
Glenn Acosta. So ito na nga. Itong si Yaya Melody kasi bilang nag-offer kasi ito siya na kailangan kumain muna sila kasi nga bago mag-umpisa yung trabaho nila, syempre 'di ba, non-stop yung trabaho nila. So kailangan muna nilang kumain. So pinapakain ni Melody itong mga kasamahan niya. Tapos bilang papasalamat din ni Conrad kay Yaya Melody, kahit naman alam naman natin na itong si Conrad is may gusto talaga kay Yaya Melody. So ito naman si Conrad is nakipagsabwatan siya at nakipag the moves itong si Conrad. At habang nag-uusap itong tatlo nga is lumapit itong girl na sir, hindi niya nakikita itong si Ma'am Melody daw niya kasi nga mayroon naman pala siyang the moves na pabukin ng flower na ipabigay doon kay Yaya Melody. Tapos ayun, sabi naman ni Mr. President is yun nga, mayroon ka din pala. Pero okay lang naman yun ang bigyan mo. Pero sabi naman ni Conrad is lang kasi yun sir, parang pasalamat na binigyan nga sila ng pagkain ni Yaya Melody. So tapos habang nag-uusap itong tatlo na si Jessie nga at sila tatlo nga, is itong naman si Yaya Melody is hindi ganun kalayo sa kanila. At yun nga, nakita nga niya yung girl doon at binigay yung flowers sa kay Yaya Melody. So syempre kilig na kilig naman itong si 'di ba? Parang wala lang kasi 'di ba? Alam naman kasi nila na may pagtingin itong si President, kaso nga lang tinatago niya kasi 'di ba? Hindi kasi magandang ihimahe, 'di ba? So ito naman si Yaya Melody is sabi niya is hindi siya, kumbaga hindi siya ganun talaga natutuwa kasi nga bakit kailangan kasi na ganun? Hindi kailangan talaga na ang tao pag nagmamahalan kailangan talaga magpantay, hindi ba pwede yung, kasi nga mahirap kasi yung umibig ka sa langit at lupa tayo, di ba? So alam naman natin talaga na mahirap. Pero mayroon naman iba, kung mahal mo talaga yung isa, hindi paglaban nyo yung naramdaman nyo. Pero kalimitan talaga is mahirap magmahal pag langit at lupa. Ang dami kong mga hanas, no? So, ayun na nga mga kajay. So, balik tayo dito. So, itong si Yaya Melody, habang nag-shop na nga siya doon, ayaw niya pa na siya reklamo kasi nga ang mahal. So, sabi naman ni Nina, kumuha ka na dyan, Yaya Melody, bago ako mainip dito. So, ayun, wala na siyang nagawa kung hindi sinuka talaga niya yung swimsuit niya. So ayun na nga mga kazay, ang aabangan natin bukas kasi nakiusap itong si President Acosta sa kay Yessie at sa kay Conrad na as kaibigan, hindi yung presidente na kailangan nila mag-date or dinner date kay Yaya Melody. Naku, naku, naku. Papayag kaya itong si Yaya Melody? Si Madam Lorraine, ano kaya? Anong mangyayari kay Lorraine once na malaman niya na nakipag-dinner date itong si Yaya Melody kay President Acosta? Yan lahat-lahat yan. Aabangan natin bukas, of course. Thank you so much mga kazay. I hope nag-i-enjoy kayo sa story time natin for tonight. See ya on my next vlog. Bye-bye!